Magandang tanghali po. Pag-asa weather update, alamin ang lagay ng panahon ngayong araw, July 20, 2023. At latest update sa low pressure area na minomonitor na maaari na maging bagyo anumang oras. Ngayong umaga, huling namataan yung binabantayan natin na low pressure area sa layong 715 kilometers sa may silangan ng Surigao City, Surigao del Norte. Itong nasabing low pressure area sa susunod na 24 to 48 hours ay may chance pa rin na mabuo bilang isang bagyo, at kapag naging bagyo ito ay tatawagin natin na si Tropical Depression Egay. At sa ngayong umaga, nakikita natin sa ating satellite image na karamihan ng mga kaulapan dito sa may bahagi ng Mindanao, sa may silangang bahagi ng Mindanao na nakapalibot dito sa low pressure area ay nag-dissipate na at nagkakaroon na ng unti-unting mas magandang sirkulasyon itong binabantayan natin na low pressure area. Kaya naman sa mga susunod na mga oras, unti-unting tataas yung chance nitong low pressure area na ito na maging isang bagyo, especially hanggang bukas. Samantalang regarding naman sa magiging track nitong low pressure area na ito o yung sama ng panahon natin binabantayan, sa ngayon ay mataas pa rin yung uncertainty sa magiging track nitong low pressure area na ito. Ngunit sa buwan ng Hulyo or sa buwan ng July, inaasahan natin na yung mga bagyo o yung mga sama ng panahon na pumapasok sa ating Philippine Area of Responsibility, usually naglalandfall po ito sa may northern or central Luzon, and may chance rin po na mag-recurve papunta sa may Japan area bago pa tumama sa ating kalupaan. Kaya naman sa ngayon, ito yung nakikita natin na possibilities regarding sa magiging track nitong low pressure area o yung sama ng panahon na ating babantayan. At para naman sa magiging lagay ng panahon dito sa Kalahang Luzon ngayong araw, inaasahan natin na magiging maulap yung kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa may bahagi ng Romblon, sa may Marinduque, gayon din sa may Masbate at sa may Sorsogon. Samantalang sa nalalabing bahagi ng Luzon, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung kalangitan at may mga tsansa pa rin ng mga pulupulong mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, especially sa hapon at sa gabi dulutian ng mga localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura sa Metro Manila at sa Maytogay Garao nasa 25 to 33 degrees Celsius. Dito naman sa Maylawag nasa 24 to 33 degrees Celsius. Baguio City 18 to 25. Sa Maytagaytay 22 to 31. Legazpi 24 to 30. Sa may Puerto Princesa 24 to 32 degrees Celsius. At sa may Kalayaan Islands naman ay 25 to 32 degrees Celsius. At para naman sa magiging lagay ng panahon sa Kalahang Visayas at Mindanao ngayong maghapon, inaasahan natin na sa buong Visayas, gayon din sa mga probinsya ng Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Misamis Oriental at sa may Agusan del Norte, Surigao del Norte at sa may Dinagat Islands, ay inaasahan natin na ngayong araw magiging maulap pa rin yung kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, dulot yan ng epekto ng low pressure area. Samantalang sa nalalabing bahagi ng Mindanao, magiging bahagi maulap hanggang sa maulap yung kalangitan at may mga tsansa lamang na mga pulupulong mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog na mas papadalisin pa nitong trough nitong low pressure area. Ang agwat ng temperatura sa may Iloilo nasa 25 to 29 degrees Celsius, sa may Metro Cebu 24 to 29, Tacloban 25 to 28, sa may Cagayan de Oro 24 to 30, sa may Zamboanga City 23 to 33 at sa may Davao City naman 24 to 33 degrees Celsius. At para naman sa lagay ng ating karagatan, sa ngayon ay wala tayong nakataas na gale warning sa anumang baybayin ng ating bansa, malaya pa rin makakapalaot yung ating makababayang mga isda at may maliliit na sasakyang pandagat. Iba yung pag-iingat lamang sa mga papalaot dito sa may silang baybayin ng Visayas at ng Mindanao, kung saan maaaring makaranas ng katamtaman ng gasamtataas ng mga pag-alon, dulot yan nitong low pressure area. At para naman sa magiging lagay ng panahon, simula bukas hanggang sa buong weekends, inaasahan natin na bukas magpapatuloy pa rin yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dito sa may bahagi ng Visayas, kasama na dyan yung Metro Cebu. Samantalang sa mga susunod pang mga araw, ay inaasahan natin by Saturday, unti-unti magiging aliwalas yung panahon, bagamat maaari pong umiral itong hanging habagat sa may kanlurang bahagi naman ng Southern Luzon at sa may Western Visayas, particularly sa may bahagi ng Palawan at sa may Western Visayas area. Gayun din hanggang sa Linggo, inaasahan natin na possible din po na umiral itong hanging habagat sa may kanlurang bahagi ng Luzon at yung low pressure area naman ang magpapaulan sa may bahagi ng Bicol Region at sa ilang bahagi ng Eastern Visayas.
Ang agwat ng temperatura sa Metro Manila ay nasa 25 to 33 degrees Celsius. Sa Baguio City ay 17 to 25. Sa may Legazpi, ang agwat ng temperatura ay nasa 24 to 31 degrees Celsius. Sa may Metro Cebu, ang agwat ng temperatura 25 to 31 degrees Celsius. At sa may Metro Davao naman, 25 to 33 degrees Celsius. At ang haring araw ay sisikat ngayon 5:36 ng umaga at lulubog naman mamayang 6:29 ng gabi. So yun lamang po para sa lagay ng panahon ngayong araw. Keep safe, everyone!